Kumusta mga katroops? Welcome back to our channel. Ako ang inyong Kuya Jay at ngayong araw, no, isishare ko lang sa inyo kung paano nga ba maging isang vlogger. So ngayon guys, no, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging isang vlogger? Paano nga kayo maging isang vlogger? Hindi alam eh. What? Ganito yan guys, no, based on my own experience and based on my own observation, paano nga ba maging isang sikat na vlogger? So para maging isang sikat na vlogger, no, unang-una, dapat meron kang presence. Parang ganito yan guys, no, pag nasa harapan ka ng camera, kailangan nararamdaman ka ng audience mo. So kailangan meron kang presensya. Kailangan nararamdaman ka ng audience mo, kumukonek ka sa audience mo. Isa 'yon sa mga kailangan para maging successful kang vlogger. So 'yun yung ating number one, kailangan meron kang presence. Camera presence, stage presence, kahit anong presence, no, basta presence. Dapat meron kang presence. Okay, pangalawa. Pangalawang kailangan para maging isang successful vlogger, kailangan meron kang kailangan marunong kang mag-isip. Sasalita lang naman ako sa kami. Eh ano naman kung kahit anong video nilang ilagay mo, hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwedeng kahit anong video na lang ilagay mo sa YouTube channel mo, di ba? Kailangan pag-isipan mo yan. Kailangan isipin mo, may manunood ba ng video na to? May interesado ba sa video na to? Baka puro ka-upload ng tungkol sa'yo, pero wala namang interesado. Ngayon, pag nagsisimula ka pa lang sa YouTube, kailangan isipin mo, ano ba yung interest ng mga tao? Malamang hindi pa yun interesado sa'yo. Kasi hindi ka pa naman sikat. Eh? So, kailangan nang i-upload mo sa channel mo is yung mga hot topics o yung mga interest ng tao ngayon. No? Sumunod ka sa trending, kumbaga. So, kailangan marunong kang mag-isip kung ano yung i-content mo doon sa iyong channel. Okay? Pangatlong kailangan mo para maging isang successful vlogger ay kailangan kapalang mukha mo. Kailangan pag-vlogger ka todo bigay. Hindi pa pwede yung mayroon kang pinipigil o may kinikimikim ka sa sarili mo. Hindi pa pwede yun. Kailangan pag nag-vlog ka, ibigay mo. Kasi yung mga viewers mo, kailangan kumonekta sa'yo. Hindi yan makakonekta sa'yo kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo makonektahan yung camera. So kailangan kapag gagawa ka ng isang video o kaya mag-start ka ng vlogging, kailangan konektado ka sa audience mo, kailangan makapal yung mukha mo. Kahit anong paggawa nila sa'yo, gagawin mo. Kahit kumain ka ng So, pang-apat na bagay na kailangan para maging isang successful vlogger, dapat may niche ka. Alam niyo ba yung niche? Ito yung purpose o yung isang topic na idinidiscuss mo o yung laman ng iyong channel. So, which is wala ang channel ko. Dahil yung channel ko is tinatawag kong Chop Suey Channel, no? Chop Suey Channel. Bakit Chop Suey Channel yung channel ko? Kasi wala tong niche. Kahit ano na lang, no? Halo-halo, meron dyan trending. May top, may history, may vlog, may daily vlog, may challenge, may travel vlog. Halo-halo yung laman ng channel ko, which is very bad for a vlogger. So kung ikaw ay nagsisimula pa lang ng iyong channel, ayusin mo na. Magkaroon ka na isang niche para yung YouTube algorithm alam niya kung saan ka niya ipipila o alam niya kung saan ka niya ililitaw. Makakatulong yon sa SEO mo, no? Sa search engine optimization mo. Kasi alam na ng Google kung ano yung sinushowcase mo sa channel mo. Hindi ka tulad sa amin na chapso yung channel namin. Iba-iba, no? So pati yung audience, mga subscribers, litong-lito din kung ano ba talaga yung inilalaman ko sa aking channel. Pero dahil alam na nilang Chop Suey Channel to, so regular din naman ako nag-a-upload, kuwari tutorial. Nag-a-upload din naman ako ng tutorial, kaya lang nag-a-upload din ako ng mga video, hindi lang ng tutorial, no? Meron din akong travel vlog, pero continuous pa din naman ako nag-a-upload ng mga tutorial. Ganun din naman sa travel vlog, kapag may mga ginalaan din ako, binavlog ko din siya, kaya hindi din naman yun nawawala. Kumbaga, nandiyan pa din siya, no? Naka-playlist lang kasi dun sa channel ko. Okay? So, pero kapag nagsisimula ka pa lang, mas maganda kung meron kang
niche sa iyong channel. Panglima na kailangan mo para maging isang sikat o para maging isang vlogger o maging isang successful vlogger, kailangan sumali ka sa mga vlogging community. Paano yun? So, yung mga live stream, sumali ka doon, makakakilala ka doon ng mga iba't ibang vlogger, mga small YouTuber din, yung iba malalaki na, pero nandudun pa rin sa community na yun kasi magtutulungan kayo dyan guys, no? Doon makakakilala ka ng mga vlogger na tutulong sa'yo, paano nga ba maging isang successful na vlogger, no? So which is, ayun din yung tutulong sa'yo para maabot mo yung requirements ni YouTube na 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Kasi sila din yung magsusubscribe sa'yo, sila yung manunood ng mga video mo, sila yung magko-comment, sila yung magki-criticize sa mga video na ginagawa mo, at sila yung pangunahin mong katuwang sa iyong YouTube channel. Okay, so anong gagawin mo ngayon? Pumasok ka sa mga live stream, makipag-usap ka doon, no? So bibigyan kita ng ilan sa mga live stream na pinuntahan ko, no? Which is nakatulong ng malaki sa channel ko. Pinakaunang-una is si Kuya Brotherhood. So Kuya Brotherhood ay haliging-haligi na ng YouTube LS yan, no? Napakaraming pumapasok sa kanya kapag nag-LS siya. So makakakuha ka doon ng maraming mga friends. Okay? So pangalawa, pwede ka rin pumasok kay La Ingrata de Ortiz. Yan, maraming din niyang mga supporters. So yung dalawa na yon guys, pasukan nyo yung dalawa na yon, makakatulong yun ng malaki sa inyong career dito sa YouTube. So pang-anim na dapat meron kayo para maging isang successful na vlogger, kailangan marunong kang mag-edit. Alright, no? Kasi hindi lang naman ikaw puro camera, video. Tapos hindi mo naman yun basta i-upload lang, di ba? I-edit mo pa yun, enhance mo yun to make it more entertaining. Diba? Kasi kapag walang edit yung isang video, aminin nyo, sobrang boring yun. No? Unless, sikat ka na. Kasi kahit raw yung video, pinapanood yan. Kasi sikat na sila. Pero kapag ikaw, hindi ka pa naman sikat, kailangan entertaining yung video mo. Maraming effects na hindi mababagot yung viewers mo. Pag-aralan mo yung iba't ibang uri ng mga software na kailangan mo para maging isang vlogger, no? So, yun. Isa sa mai-recommend ko sa'yo, kailangan meron kang KineMaster para dito ka na lang mag-edit sa iyong cellphone. Alright? Ayan, napakadaling gamitin, KineMaster. And PixArt. Para sa'yo yung PixArt, pang-edit yan ng iyong mga thumbnails, which is very, very important din kapag nag-YouTube ka. Kailangan may thumbnails. Hindi ka aasa doon sa auto-generated na mga thumbnails ni YouTube, no? Kailangan meron ka sariling thumbnails. Yung thumbnails kasi yun yung isa sa mga tinitignan ng mga tao, kaya nila ikiniklik. Tuto ka kung paano maging clickbaiter. Which is, dapat kung ano din yung nasa thumbnails mo, kailangan nandoon din talaga siya sa video. Hindi yung niloloko mo yung mga tao. Kasi yung iba, ang ganda-ganda sa thumbnails. Pag inopen yung video, ibang-iba doon sa laman ng video. Very wrong guys, very wrong. Huwag niyong gagawin yun guys, no? Kasi niloloko niyo yung mga viewers niyo. Hindi yan magsusubscribe sa inyo, hindi ka na kayo niyan babalikan pa. Yun guys, no, para makapagsimula ka sa YouTube na to, kailangan mo yung anim na yun. So yun guys, maraming salamat sa panunood and see you again next time.